Magandang buhay sa lahat. Nagbabalik na naman tayo dito sa Sir Bench TV para sa isa na namang episode kung saan magbabalik tanaw tayo sa mga sumikat na produkto sa Pilipinas bago pa man ang mga nakilala nating mga produkto ngayon. Kung ano ang mga nakikita natin ngayon ay produkto ng ebolusyon ng mga kinagisnan ng ating mga magulang at mas nakatatanda pa sa atin. Halina at balikan natin ang mga alaala ng kinagisnan ng ating mga ninuno. Nalalapit na naman ang araw ng mga umiibig. May panregalo ka na bang mga gulay? Bulaklak pala. Saka mga chocolates sa iyong minamahal. Isa sa mga sikat na chocolates ngayon ang Toblerone, Ferrero, Hershey's, saka mga choco bars gaya ng Snickers, Reese's Peanut Butter at Cadbury Dairy Milk. Pero alam nyo ba noon, hindi pa affordable ang mga branded chocolates na yan sa Pilipinas. Kaya may local chocolate bars din tayo dito. At ito ang Surge Chocolates. Iba-ibang klase din ito. May milk chocolate, crunch, mocha at peanuts. Isang punta lang sa tindahan o sa paborito mong sari-sari store, makabibili na ng murang chocolate noon ng kabataan. Take note, masarap din ito at saka chocolate na chocolate talaga. Kung ito ang ipangriregalo mo noon sa mga kababaihan, siguradong pogi points ka na. Kaya kaway-kaway sa mga nakaabot dito kasi ang chocolate na ito ay hindi na ginagawa sa ngayon. Wala na rin mabibili sa mga tindahan. Dumako naman tayo sa ice cream o na stick. Madami na tayo ngayong popsicles na gawa ng malalaking ice cream company gaya ng Magnolia at Selecta. Kasama na dito ang masarap na Magnum ice cream, popsicles at Pinipig crunch. Meron na din ito ang mga naglalako ng ice cream sa kalsada. Pero ano nga ba ang sikat sa kabataan noon pagdating sa ice cream o na stick? Ito ay ang homemade ice drop. Ang local version ng mga popsicles na gawa ng malalaking ice cream company. Ang ice drop ay may mga flavors din gaya ng buko, pinipig, keso, ube at ang munggo. Karaniwang inilalako ito sa mga eskwelahan, nakalagay sa styro cooler at may hawak na bell ang nagtitinda. Ikaw, anong ice drop flavor ang paborito mo? Ako kasi paborito ko ay ang munggo. Noong hindi pa nauuso ang 3-in-1 na kape, fresh milk ang nilalagay natin sa tinimplang kape. Pwedeng gumamit ng Alaska, Bear Brand o any Nestle milk products. Magkakaroon na tayo ng milky coffee anytime. Pero before pa nauso ang mga gatas na ito ay may isang brand na ng fresh milk na sikat noon. Ito ay ang Dairy Gold. Ang Dairy Gold ay evaporated milk at isa sa pinakasikat noong 1950s hanggang 1970s. Pwede itong panlagay sa kape, sa ulam, sa merienda, o panginom na gatas lang mismo. Dairy Gold ang gatas na para sa masa noon. Ito ay wala na ngayon sa sirkulasyon. Kapalit nito ay ang mga nakagisna natin na mga evaporated milk na nakalata. Ikaw ba ay fans ng Skyflakes at Fita? Alam ba na ito ay gawa ng M.Y. Sun Biscuits at ang produktong ito ay nagsimulang ilabas as early as 1935 kung saan sila ay gumawa ng mga snack foods kasama na nga ang mga biskuit. May iba-ibang evolusyon na ang mga produkto nila mula noon hanggang ngayon. Ngunit ang karamihan sa mga ito ay nanatili pa rin gaya nga ng soda crackers, Fita at ang Skyflakes. Nadagdagan ng unti-unti ang mga produkto nila. Meron na ng mga happy time kung saan meron tayong assorted biscuits, may wafer, meron din itong pita at skyflakes na kahalo. Ikaw, anong paborito mong M.Y. Sun biscuits? May kwentong M.Y. Sun ka ba? Ano ang gustong-gusto mong instant mommy? Payless ba o Lucky Me? Chicken o beef? Tuwing may mga camping ang Boy Scout o Girl Scout, siguradong hindi mawawala ang instant noodles. Sa relief goods pack naman, nandyan din yan kasama ng sardinas.
Kung wala kang ulam, isang punta lang sa tindahan, instant noodles agad. Pero bago pa nauso sa Pinas ang mga Japanese at Korean noodles, ay may sariling instant noodles na tayo sa Payless at Lucky Me. Pero alam nyo ba, ang mga paboritong ihain na instant noodles noon ng mga nanay natin, lalo na kung tayo ay may sakit, ay ang Royco Chicken Noodle Soup. Meaty at malasa ang Royco Chicken Noodle Soup, di tulad ng Payless na nakakagawian natin ngayon. Punong-puno ito ng sarap. Ito ang version ng instant noodles ng mga nanay natin noon. Wala na sa Pinas ang Royco noodles ngayon. Pero may ganawa naman ang Knorr na chicken noodle soup kung saan ito ay halos kasinlasa ng Royco chicken noodle soup natin noon. Kung gusto mo matikman ang sarap ng Royco, tikman na ang Knorr chicken noodle soup. At dahil na pag-uusapan ng sardinas, ano ba ang sardinas na para sa iyo? Nandiyan ang Ligo, Master Sardines, 555, Mega Sardines at iba pa. Isa sa mga convenient na ulam natin ay ang dilatang sardinas. Mahal kasi ang corned beef o kaya ang tuna. Kung sawa ka na sa Payless at walang ulam, isang kembot lang pwede ka nang magkatay ng sardinas. Affordable na at masarap pa. Pwedeng igasa, pwedeng straight din mula sa lata. Isang trivia lang, alam mo ba na ang pinakasikat na sardinas noon ay hindi nakalagay sa bilog na lata? Ito ay nasa oblong shape na lalagyan at famous brand nito ay ang Rose Bowl Sardines. Ito pa rin ay ginagawa ngayon at may produkto pa rin sila. Kahit na sila ay gumawa na ng bilog na nakalata, pinanatili pa rin nila ang nakagawian nilang lata noon na pahaba. Matanong ko lang, mahilig ka ba sa soft drinks o kahit anong carbonated drinks? Kung hindi ka naman pala soft drinks, baka ang gusto mo ay ang root beer. Isa itong aged vanilla at hindi isang cola product. Sikat na mga brand nito ay ang A&W Root Beer, Mug at Sesto. Talaga namang refreshing inumin ng root beer. Kung hindi nyo na itatanong, ang tawag nito sa atin noon sa Pilipinas ay Sarsaparilla. At ang sikat na brand nito ang Cosmos, na di kalaunan pinangalan ng Sarsi ang kanilang produkto. Ito ay gawang Pinoy para sa panlasang Pinoy at abot kaya ang halaga. Hanggang ngayon ay nag-e-evolve ang produktong ito. Kung ikaw ay root beer fan, try mo din ang Sarsi kung pasok ito sa iyong panlasa. Sadyang masarap magbalik-tanaw at alalahanin ang mga nakalipas. Kasabay ng mga produktong ito ay kalakip ang magagandang alaala na siyang bumuo ng buhay ng ating mga magulang at nakatatanda. Inabot mo man ito o hindi, tunay ngang bahagi na ito ng kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutan mag-thumbs up, i-like ang video at mag-comment na rin sa baba ng iyong mga karanasan sa mga nasabing produkto. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ano pang hinihintay mo? Dali, pindutin na ang subscribe button at huwag kalimutang kalimbangin ang kampana para lagi kang updated sa mga haganapan sa aking channel. Salamat!